Hello, welcome sa YouTube channel ko. Ito nga pala si Edward DIY and Travel. Ngayon, ang pag-uusapan at gagawin natin ngayong araw ay ito, tungkol sa blender. Hindi ko rin alam kung ano sira nito, pero tinesting ko na to kanina, ayaw talagang gumana. Kaya babaklasin ko na to, and then alamin na natin kung ano ang kadalasan nagiging sira ng mga blender. Titingnan natin ang plug, switch, and then pati yung kanyang motor. Okay, titingnan natin kung ano nagiging diferensya, kung ano kadalasan nagiging sira ng isang blender. Kaya maklasin ko na to, dyan na muna kayo. Di bali, okay na nga, ito nga napaklas ko na, pati itong switch. Ayan, ito yung ating plug. Ngayon, check natin to. Gagamit tayo ng syempre tester. Okay. Testerin natin yung plug. Number 1 nating i-tester ay ang plug. Okay? Tingnan natin kung may resistance to. Kung mayroong continuity to, ibig sabihin buo ang plug natin. Lagay natin, set natin sa ohms resistance. Lagyan lang natin dito sa kabila. And then check natin dito. Wala sa kabila. Ayun. Nakikita ninyo may continuity siya. Okay. Kabila naman. Tingnan natin ang continuity niya. Okay. Gumagana rin siya. Okay. Kaya ibig sabihin, buo plug natin. Next naman natin ang switch. Tingnan natin kung gumagana ang switch natin. Number 1, titingnan natin ang switch. Dito lang naman yan. Isang tester natin o yung isang test probe natin, lagay natin dito sa black. Yan. Okay. And then ang isa dito sa kabila. Okay. Pwede rin naman sa plug. Kung ano yung sa plug dito. Ayan. Pwede rin dito sa plug. Lagay nyo yan dyan. Kasi doon naman pumunta yan. Tapos pindutin nyo itong parang stainless na to. Pindutin natin ito stainless. Ayun. Ibig sabihin buong switch natin. Okay ang switch ng ating blender. Ngayon, buo ang ating plug. Buo ang ating switch. Check naman natin ang motor natin. Simple lang naman mag-check ng ating motor. Kagaya nung sa last video ko, kung napanood nyo na yun, o kung hindi nyo pa napapanood, ilalagay ko sa taas. Ngayon, ulitin lang din natin kung paano mag-check nito. Ibali, walang problema naman kung ano ang kalalabasan na reading ng resistance. Importante, pareha siya. Pareha sa magiging kalalabasan ng value ng resistance. Okay? Ayan. Okay, check natin. Ngayon, papalitan ko lang tong test probe natin na isa. Medyo nagluloko to eh. Okay. Ayan. Ngayon, check na natin. Kung paano mag-check, ganito. Unang-una, dalawang side lang naman ang winding niyan eh. Ito yung left side, ito ang right side. Yung fuse natin, paano natin ma-check? Simple lang yan kung paano mag-check ng fuse. Unang-una, ito yung ating input ng ating line 2. Ito yung line 1, ito yung line 2. Ang line 2 natin pumasok sa pinaka left side ng motor o right side. Naglabas naman dito sa ating fuse. Pumunta naman dito sa ating lagayan ng carbon. Kaya kapag tinesting natin to, check natin. Dito sa kabila may lumalabas sa resistance. Ayan, makikita ninyo meron tayong 10.6-10.5 ohms o resistance. Okay, ibig sabihin buo rin ang ating fuse, buo rin ang ating motor, pero dapat sa kabila ganun din ang magiging resistance nya. Okay,
check natin. Lagyan natin ang test probe natin dito. Yan, so isang yan. And then dito naman yung isa. Ayan, kung nakikita ninyo, 10.6, 10.5. Ibig sabihin, buo ang ating winding o motor. Okay? Buo ang ating plug. Buo ang ating switch. Buo ang ating fuse. Buo rin ang ating winding. Magkabila. Parehas ang reading niya, 10.5. Ngayon, check naman natin ang carbon. Baka upod na, kaya hindi na rin siya gumagana. Okay? Pero, number one yung check, kadalasan plug. Okay? Kagaya niyan. Sigurado yan. Carbon ang sira nito. Kasi itong switch ng ating selector switch ng ating parang sa mga electric pan, hindi naman ito nasisira. Mapuwera na lang, hindi nagko-contact. Pero lahat eh, hindi nagagana. Ibig sabihin, hindi ito ang problema. Tingnan natin ang carbon. Simple lang naman ang pagtatanggal ng carbon. Pagtatanggal ng carbon, ito lang, oh, dito lang banda. Susungkitin nyo lang ng screwdriver. Ayan. Sundutin natin ang screwdriver para matanggal. Ayan. Ayun. Tanggal na siya. Okay. Tanggalin ko lang. Timelapse ko lang to. Tanggal ko na nga yung ating carbon kanina. Ibali, ito na siya. Ayan. Ayan na yung ating pinaka-carbon. Ayan. Napakaliit na. Ayan. Kaya hindi na rin siya nagko-contact. Kaya pag ganito kaliit na ang carbon, obligado paltan na natin. Kasi baka masira pa ang armature natin. Yung pinaka-armature ng motor. Dito. Ayan. Masisilip ninyo yung armature niya. Ayan, ayan. Ayan. Yung armature natin, masisira yan. Ayan. Pag di natin pinalitan yan, masisira yan. Lalalim ang pinakakain ng ating armature. Okay? Kung makikita nyo, merong kumikislap dyan sa may armature natin. Dahil yun sa carbon. Kapag pangit na ang kain ng ating carbon, ang ating armature, masisira yan. Ayan, kagaya nyan. Okay pa naman tong ating armature na to. Carbon lang talaga. Ibig sabihin, ubos na talaga yung ating carbon. Kaya, pag ganyang nagkikislap na, kalamang may nagwe-welding, kailangan nyo ng paltan. Paltan nyo na yung pinaka-carbon nyo. Okay? Kaya, paltan ko na to ng carbon. Ibali, check natin. Ayan. Nang nakalagay ito. Makikita nyo, sa inyong mga blender, merong kuntil yan dito sa gililid. Ayan. Kahit yan, dyan. Kahit magkabalik-baliktad yan ang kayo nalagay. Importante, pag inilagay nyo yan, mahahagip yung pinaka-switch niyang yon. Yung pinaka-maliit niyang bakal na kuntil na yan, eh pag nahagip niyan, gagana yan. Okay? I-test nga natin. Lagay natin. Ayan to. Ayan. Ayan. Nakikita nyo, okay na siya. Diba? Diba? Okay na. Pero kapag yan eh, ginanto nyo, tapos tinanggal nyo. Ayan, pansin ninyo, nawawala ang kuryente kahit buhay siya. Kasi, namatay yung switch doon. Kaya automatic siya, pag ginanto nyo yan, mawawala. Pero pag binalik nyo yung ganyan, okay na siya uli. Diba? Ganun lang kasimple ang paggawa ng blender. And then, pag-check. Okay? Kaya dito ko na rin tatapusin tong video to. Kaya maraming salamat. Sana may natutunan kayo sa tutorial natin ngayong araw. At
uli. Ito si Edward DIY and Travel na muli nagpapasalamat. Kaya kung hindi ka pa isa sa mga subscriber ko, eh subscribe ka na and then makiklik mo ang notification bell para updated ka sa mga bago kong video. Kaya until next time, God bless.